Dito po sa kaliwa ko, mga ka-wheelers, ay sinisimula na po natambakan yung lupa para masimento na. Pinapangunahan ito ng aming head marshal na si Kuya Dodong Morales at saka kasama ng mga kapatiran ko. So ito po mga ka-wheelers, si Kuya Jun Curaraton, kapatiran ko po, isa po siyang adult squire. So Kuya, saan po yung parking area, pastoral at saka fasting? Dito, parking area. Tapos sa kabila, yung pastoral house at saka yung fasting area. Dito, pulpito. Sana matapos agad sa tabang na mahal na Panginoon, na makasamba na ang taga Danao parang maluwag-luwag ng liluan sa simbahan sa liluan. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. God bless us all. Ayan, masisipag natin ang mga kuya. Wow! Ayan si Brother Chucky. Sige Brad, kayod kalabaw Brad. Mga ka-wheelers, hindi po pala biro yung ginagawa namin dito, yung mga kapatiran. Sakripisyo po talaga para sa ating mahal na Panginoon. Ayan, libre po sila na tumutulong dito sa church para makonstruct agad at saka magamit ng mga kapatiran natin na taga Danao. Ayan. Saka punta muna natin sila Sherwin, sila Dave doon sa mga kapatiran natin mga babae. Sila po yung nagpre-prepare ng pagkain, ng lunch sa ating mga kapatiran dito nagtatrabaho. So ito na po sila ate, sila Sherwin, sila kuya. Sila po yung naatasan na mag-prepare ng pagkain para sa ating mga kapatiran nagtatrabaho. Ayan, ate. Ayan, si Kuya Lagahit, ang pinaka-hunk at pinaka-gwapo. Wow! At pinaka-masipag. Ayan, masipag sa pagbabalat ng ano yan. Gabi. Ayan. Sa loob, ya? So, papasok muna tayo. Okay lang nila ate. Papasok tayo dito. Sino kaya man dito? Bro Dave? Naku, nagla-live na din pala. Nagba-vlog na rin din si Bro Dave. Oh no! Tingnan nyo mga ka-wheelers. Uy! Nakari nga itong sa kami ko, no? Kuya Johnny, baka naman! Kuya Johnny, pagkatang, baka naman, ha? Uy, hello mga ka-wheelers! Praise the Lord! Nandito lang kami ngayon sa venue or sa lugar na saan itinatayo ating church, which is the Danao Outreach, no? Through the first leading prayer of our beloved pastor, Evangelist Will Disray Almeda. Praise the Lord. So, guys, palailatan mo sa kung sa kamigo, no? Brother Arjen or Brother Yong. So, napo siya kanang page na kanang sayang pag-vlog, which is the God Will. No? God's Will, bro. God's Will. God's Will. No! So, guys, please do subscribe sa iyang YouTube channel, God's Will. So, nag-collab mi, no? So, nag-collab ming duha sa kaning para ani nga vlog para sa ani nga kaning among content karon, so para sa Ginoo and para kanatong tanan nga nanatay matawag ato ang simbahan diri sa Danao. So pabuta lang, no, ang ato ang
YouTube channel para sa vlog karong adlaw. Duda na ako, nahilaw ang giluto. Yes, si Brother Timothy, basis. Ito po yung basis namin sa liluan. Good afternoon po sa lahat. Napaka-poging si Timothy Bradley. Praise God mga Wheelers, ito po si Kuya Tony Gahano, isa po siyang worker sa church na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So Kuya, kailan po ba ito sinimula ng proyekto na ito? Kuan siguro April. April, natigil lang yung pag-construct, kaya nakaabot hanggang ngayon. Kasi yung magdudonate sana ng 10 million, hindi natuloy. Wow. Ayun. Oh, trusty sana, 'yun yung plano nila, yung layout ni Kuya Stephen. Trusty 'to. Kaso hindi natuloy yung magbigay sana ng 10 million kaya ito, light material. Pero okay lang. So Kuya, sino po ba ang nagtutulungan sa proyekto na 'to? Mga kapatiran lang. Yung mga kasampot handog. Yung mga binigay nila yun yung ginagamit kasi wala tayong mga foreigner tulad sa ibang mga congregation na may magpipinance na million-million yung nila eh dito lahat mga kapatiran yung mga binigay nila yung mga pinagpala mga kapatiran yun yung ginamit natin. Sa estimate nyo po, kailan po ba matatapos ang proyekto na to? Siguro kung tuloy-tuloy lang ang trabaho, may finance lang, dito makaabot ng mga December siguro, maka-opening na tayo. December o November, ganyan. Glory to God. Kuya, alam mo ba na super cute ka? Ngayon mo lang malalaman, ano? Si Brother Coco lang yung cute. Kuya, accessible po ba ito sa mga kapatiran? Ano po bang transportasyon ang maaring masakyan nila papunta dito? Siguro kung matuloy yung plano ni Kuya Larik, bibili siya ng malaking bus doon sa Manila. Siguro yung coaster pwede yun ilagay dito para siguro pag maisa na yung gawain, wala na yung liluan kasi mas dinagdagan pa nila yung upa doon. Kung anong maano nila ni Ate Pasit, kung dito na lahat, wala na sa liluan, siguro maglagay sila ng bus dito para magamit sa mga kapatiran. Ayun, wala namang imposible sa ating mahal na Panginoon, Kuya. So Kuya, ano po yung masasabi niyo sa mga subscribers? Tuloy lang kayong mag-subscribe sa kung yung brother natin na nagba-vlog, subscribe din niyo para patuloy kayong update sa mga vlog din niya. Patuloy din ating trabaho dito. Kung patuloy siyang pupunta dito, patuloy siya makapag-vlog. Salamat sa ating mahal na Panginoon na patuloy tayong binigyan ng kalakasan sa ating trabaho dito. At yung mga kapatiran na hinipo ng mahal na Panginoon na nagbigay ng kanilang mga ikasampot handog na ating nagamit sa gawain ating mahal na Panginoon. Pangunang dalangin ating mahal na Pastor, ito, tuloy-tuloy yung ating pagtrabaho dito sa ating gawain ng Danao. Praise the Lord. So hindi kompleto ang vlog mga ka-wheelers kung walang kainan.
isang youth. Ano ang mensahe mo sa mga kabataan ngayon? Bilang isang youth at kabataan sa ngayon na henerasyon, masasabi natin na kailangan po nating pahalagahan ang ating sarili. Bilang isang kabataan, tayo po ang pag-asa ng bayan. So, paano po natin masasabi na tayo ay pag-asa ng bayan? So, sa pamagitan ng maliit na paraan, pagsusunod ng payo ng ating mga magulang, pag-aaral ng mabuti, bigyang pahalaga ng ating buhay sapagkat ito ay wala tayong magagawa kung kunin ito ng mahala Panginoon. So, maging masunurin sa magulang. So, kagaya ng sa kanilang mga utos. So, pinakamalaga din yung pag-aaral natin dahil hika nga ni si Rizal na ang mga kabataan ngayon ay ang pag-asa ng bayan. So, kailan po natin masasabi na tayo ang pag-asa sapagkat tayo rin ang magbubuklod sa lahat kung tayo ay magkakaisa at itoon po natin ating pansin sa mga bagay na may kabuluhan at iwaksi po natin yung mga paglalaro na hindi naman nabibigay ng kabuluhan. So, bigyan po natin ng importansya at pahalaga ng ating pagkabata bilang isang kabataan, pahalagaan po natin ang ating mga sarili at isa pa doon ay hikayatin po natin na tumulong kagaya nito sa ating ginagawa ngayon. Dapat tayo ay tumulong sa malaki man o maliit na bagay, ito ay nakagaan ng loob para sa akin. Yun lang po at maraming salamat. Para sa kaalaman ng lahat, si tatay po ay 79 years old na. Isa po siya na voluntaryong tumutulong sa proyekto na to. Kailan po ba kayo na-save? Last year na-save ako. July 7, 2020. Dito, I found it through God. It is here that I knew how to heal through laying of hands. The secret is that you must be in the presence of God because no man can heal a person. It is only Jesus can heal. No one can heal anyone. No. Amen and amen, yeah. Amen. But the power of the Holy Spirit within me, life and death is in the power of my tongue. The same power as Jesus when Jesus was on the earth. Hallelujah. I cannot to myself do nothing. The Father that doing it to me, He does the work. Kuya. Father, thank you. Ano pangalan niyo, Kuya? Juan Pipito. Juan Pipito, yeah. Praise God po, Kuya. Mula doon sa main road ng San Antonio, papasok ka doon sa eskina, siguro mga 3 minutes lang yung aabutin. Malapit lang po yung church namin dito. Ayan. E doon naman sa dulo doon, meron po isang quarry. Medyo madalang lang yung dumadaan dito na mga sasakyan. Ngayon humahakot lang ng mga bato yung mga malalaking truck at saka meron ding pigiri doon sa unahan. Nagulat ako sa laki ng area dito, 2,000 square meter pala. Malaking blessing ito para sa mga kapatiran nating nasa norte. Ito pala ang plano, 1,000 square meter para sa church, hindi pa kasali ang passing area at parking area. Glory to God. Sa mga kapatiran namin dyan na mga pinagpala, kung gusto nyo mag-donate, open naman po na tumanggap yung church namin, natin pala, di ba Dave? Yes, Brother Yong, so sa mga pinagpalang kapatiran na may extra blessings, huwag po kayong maghiyang magbigay at open po ang JMCIM Danao Outreach at Biluan Outreach Station sa mga inyong donasyon or sa inyong mga blessings.
So in kind or in cash, any amount will do, or any kind will do, no? So tatanggapin ng buong buo yan ng ating church. Para naman po ito sa church natin, para mapabilis at saka magamit agad sa gawain dito sa Danao at saka papunta doon sa norte na malayo sa Liloan. Yun, malaki po yung tulong sa mga kapatiran natin. Tamang-tama yan, Bro Yong. So sa ngayon, inasahan na sa loob ng isang buwan, matatapos agad itong ating Danao outreach, kabagan ng mahal na Panginoon. Kung may free time kayo, anytime, no? So, huwag kayong mahiyang pumunta dito at sabay-sabay natin tulungan ating mga kapatiran na nagtatrabaho dito para may tayo ang ating church. Yan. Para po sa Panginoon, huwag po tayong magdalawang isip na tumulong. Si Lord na po ang bahala magbigay sa atin ng lakas sa ating gawain dito. Yun, papapasaya natin at mapapalugod yung Panginoon. So by the way, mga ka-wheelers, meron palang 10 outreach dito sa Cebu. Pang-11, pang-11 na itong Danao. Ayun. Tama ka, Brother Yong. So sa 10 outreaches na natayo na, no? Mula noon hanggang ngayon. So una, sa South, yung Santander, yung Alcantara, Sibunga, Toledo, San Fernando, Lapu-Lapu, Liloan, Bugo, Bantayan, Olango Island, saka yung pang-11 or pang-11 or pang-11. Ito, sariling ate na, yung Danao, no? Yung Danao Outreach, yung pang-11. So, kahit saang party ng Cebu, meron tayong gawain, no? So, yun lang. Balik sa'yo, bro. Yun, pinagpala talaga tayo ng Panginoon. Meron na tayong mga outreaches sa iba-ibang lungsod ng Cebu. Ayun, at si Lord na bahala sa ating mga kapatiran na tumulong, na handang tumulong pala. Si Lord na mabibigay ng lakas. Ayun, maraming salamat, mga ka-wheelers. And God bless. God bless you. See you sa susunod na content ng ating vlog.